Hello mga Maritess! Welcome back to my YouTube channel. At ikaw ba ay nagtataka kung paano or gaano katagal ang processing ng permanent kung ikaw ay nakareceive na ng invitation to apply for permanent residency? Ano yung mga requirements? Ano yung timeline? Ano magkano yung babayaran? Ano pa yung mga kailangan mong i-prepare? May medical pa ba yan? Or ano? So, sasagutin natin lahat ng yan sa video kong ito. Okay? So, welcome to my YouTube channel, ang channel ng mga future millionaire! So, hindi ito chance lang, hindi nagkataon lang, nandito ka sa aking channel ngayon dahil nagtuturo ako ng mga motivational content na magtuturo sa'yo kung paanong yumaman dahil ang pagyaman ay nagsisimula sa pag-iisip yan. Sumusunod ang katawan. So, ito na yung isang sign. Are attracted for this new career or new growth. So, welcome back. Welcome to my channel. So, yun na nga. To give you a little background about our story, kung paano kami nakarating dito sa Canada. Ay, ito yun. It was November 2019 nang ako ay makarating dito sa Canada as temporary foreign worker. Dual intent yung aming LMIA or labor market na pwede siyang pasok siya sa express entry program. So para makarating kami dito, yun muna ang dala naming visa. And then, pagdating dito, ay yun, pre-process na yung aming express entry, pati ang aming provincial nominee program para tumaas pa yung mga aming na chances para makareceive kami ng application to apply for permanent resident. And then, after 6 months, nakuha ko ang aking husband dito. Kahit hindi pa ako permanent resident, noong time na yon ay nakuha ko na ang aking husband. So, and it's a happy day noong February 15, 2021, nung kami ay pumasok sa express entry pool, raffle draw yun, na isa kami sa mga mapapalad na naka-receive ng invitation to apply for permanent residency. So, yun. Actually, after 1 year namin magtrabaho dito, ay mas naging tumaas yung score ko sa CRS score kasi may impact yung yung 1 year experience mo na nagtatrabaho dito sa Canada. At yun nga, nag-take ulit ako ng IELTS, kumuha ako sa Pilipinas, kumuha ulit ako dito, yun. More entry, more chances of winning. So, yun lang. And then, yung CRS score or comprehensive ranking system, meron pala siyang maximum score na pwede mong makuha na 1,200. Yung first 600 mo, yun yung mga depends on your skills and experience. Kahit na outside Canada yon, pasok yon kung ilan taon mong pinapractice yung, yung skills mo na yan. For example, for me, skills pala ang food managers. So, napaka in-demand ng mga restaurant managers dito. Ano ba mga in-demand dito? Mga truck drivers, yan, plumbers, electrician, yan, wood carver, lahat ng yan, mga plumber, yan, mga pasok yan sa mga sa express entry. Dentist, doctor, architect. So, ikaw din ay isang international student, ganun din. Okay? So, kung meron kang spouse dito sa Canada, and then mas maganda kung meron kang IELTS and then meron kang ECA or education credibility assessment. And then, kung ikaw ay meron ng, kung nag-aral ka dito, yun nga, pasok ka, may malaki pang score yun. Kung ikaw ay may brother or sister na Canadian or PR dito sa Canada, ay additional points mo yun. Okay? So, next then ay kung ikaw ay may strong French language skill. So, pasok din yun. Malaking points yun. And then, yun nga, February 15 yun. So, after 1 month, pa kami nakakuha ng letter from Mercan na
nire-require or nire-request na kami for medical. So, may e-medical na darating sa sa'yo once na makuha mo ng application to apply. And then, may mga ano pa rin, may mga accredited pa rin na mga clinic na kung saan ka lang pwede magpa-medical. So, dun sa result ng medical, don't forget to attach or be careful dun sa yung page 2. Karaniwan nawawala yung page 2 kasi one line lang yon, one line lang yung page 2 na yon, so kasama yon. And then dun din sa yung medical, yung result ng medical na yon, didiretso na yon sa IRCC. Okay? So next February so 1 month yon habang hinihintay namin yung medical namin, ay nag-request na kami makakuha ng job offer, yun nga, letter from Tim Hortons. Tim Hortons ang kumuha sa akin dito. Thank you, Tim Hortons. And then, yun nga, yung job offer na yun, nakalagay doon that they are aware that you are applying for permanent residency while working at Tim Hortons. So, ganun sila kabait. Diba? And then, March din, nag-fill up kami ng worksheet. Ito, yung worksheet na yon, kung nagpaplano kang magpunta ng Canada, kung wala ka pang pera or wala ka pang job offer ngayon, at this time, at gusto mo talaga mag-Canada, ngayon pa lang ay I suggest na gumawa ka na ng diary or log sheet kung nasaan ka since 18 years old ka. So, sa inyo, kung 38 years old ka nag-apply, you have to go back. Isipin mo, nasaan ka? Anong ginagawa mo since 18 years old? Kung ikaw ay nag-aral, kung ikaw ay nagtrabaho, kung ikaw ay naging plain housewife, kailangan mo ilagay yon. Kung ikaw ay nag-abroad, lalo na, kung ikaw ay nag-abroad, tumira ka ng, like for me, tumira kami ng Malaysia and then tumira kami ng Taiwan. My husband works in Taiwan. So, lahat ng address na yon, apartment or boarding house or dormitory, ay hinanap pa rin yung address and then contact number noong mga tinirahan namin. Even the dormitory, kung sa dormitory ka sa school mo, yun, kailangan pa rin yung address nun. Okay? Much better may contact information, contact person or contact information, contact number na mailalagay doon kasama yon. And then kasama doon sa worksheet ngayon yung address ng kapatid, contact number ng kapatid. Yan. Okay? So next ay pinakuha kami ng mga lahat ng bansang pinuntahan namin na tumagal kami ng 3 years ay ni-require na kami, 10 months. Hindi 3 years. 10 months ay pinakuha kami ng police clearance. So sa mga nandito sa Canada na kailangan ng police clearance, ang pinakamadaling paraan ay mag-search sa YouTube. Maliban na sa mag-search sa YouTube kung paano kumuha ng police clearance, ay tumawag sa embassy ng, kunwari sa Malaysia, embassy sa Malaysia. So, embassy ng Malaysia, ito, may ano naman doon, mag-guide sa inyo. Kunwari, doon sa Taiwan, mas maganda kung meron kayong kaibigan doon na nandun pa na pwedeng mag-submit. If FedEx nyo lang yung ano, yung inyong documents and then make an authorization letter and then pa-authenticate or pa-affidavit, pa ano yan, affidavit nyo na you are authorizing that person para to get your police clearance in your behalf. So, ganun lang. Thank you. Thank you, Pines, for helping us. At yun nga, ako ay galing Sinchu. My husband worked in I'm from Kaohsiung. My husband works in Sinchu. But nung kumuha na kami ng police clearance, ay pumayag sila na isang application na lang, magkasama na kami at dinala yon sa Taipei police station. Pero ang interview or yung mga papers na yon, mas mabilis kasi pag ganon ay sa Kaohsiung na nakuha lahat. And then mas madali kasi yon dahil siya nang kukuha, dahil ipapadala mo na lang. Lalo nga kung naghabol ka sa oras, mas maganda may mahanap kang kaibigan na mapuprocess sa'yo nun. Okay? So, next ay yung ating mga visa at old passport
take note, old passport ay hinahanap. Hahanapin yan. At ito pa, take note, lahat ng pages ay kailangan nila. So, ngayon pa lang, yung old passport mo, actually ako nawala ang aking old passport when my passport in Malaysia. So, luckily, nasave ng husband ko yung soft copy ng bawat page kasi kailangan nilang malaman kung magmamatch ba yung sinulat mong address at saka date dun sa iyong worksheet at saka dun sa mga exit mo dun sa passport. So, kung may travel kayo, kung nagtrabaho kayo outside the Philippines or outside your country, kung nasan ka ngayon, ay kasama yon sa isusulat nyo. Okay? So, don't forget. And then, yung mga COE or Certificate of Employment ay ngayon pa lang ay i-prepare nyo na dapat meron niyang duties and responsibilities at merong salary. Indicated yung salary niyo doon. Okay? So, yung date, period date na nagtrabaho, and then yung salary at saka duties and responsibilities. Uulitin ko, duties and responsibilities at may kasamang nakasulat na yung salary. Okay? So, ang hirap kasi bumalik at humingi ka ng ano. Pero, mas maganda kung hindi sila nagbibigay ng, yun ang issue na pag nandito ka na sa Canada, tapos hindi sila nag-i-issue ng ganong resume or ganong COE, mas maganda, ikaw na ang gumawa nung COE na yon just to testify them or papirmahin mo yung inyong superior immediate supervisor or immediate superior na pwedeng mag-testify na ginagawa mo yon, your duties and responsibilities and the salary. Pwedeng HR accountant or even the owner, kung franchisee yan, pwede sila ang pumirma dyan. Okay? And then, next, kailangan din, yung husband ko kasi, nagpunta siya dito, di ba? Hindi pa siya permanent resident. Open work permit pa lang yung hawak niya. So, yung time na dito siya nagtrabaho, hiningin pa rin siya ng COE. And then, yung mga ano na yon, kinuha lahat. Hiningi lahat yon. Tapos dun sa mga hindi na makuha yung COE, kunwari nagsara na or nasa Amerika na, tip, gumawa kayo ng affidavit of loss or affidavit na nagsasabi na nag-store close na yon. Pero yun ay napaka pinaka-last na pwede mong gawin. Hindi po pwede na lahat ng COE mo, eh ganun ang gagawin mo na poor affidavit. Mako-question ka din. Okay? So, yun. And then next, hiningi sa amin yung aming certificate of validity ng biometrics. So, bago kami punta din sa Canada, ang nag-biometrics kami, mga fingerprints lang yon. Kasi pag nag-apply ka na dito sa Canada, nag-apply ka na ng bagong trabaho, wala nang NBA clearance, wala nang police clearance. Biometrics yon, makikita nila sa system nila kung sino ka. Okay? So, be careful, alagaan ang pangalan. So, dahil yan ay, ano na, forever na yan. Okay? And then, next, dun sa biometrics, buha mo na ang biometrics mo. So, yung makaka-receive ka na ng, notice of assessment. Kung halimbawa, ikaw ay nandito sa Canada, hindi pa kay PR, di ba? So, hiningan pa rin kami ng notice of assessment. So, yung T4, yan, notice of assessment ng tax assessment. So, hiningi sa amin yon. And then, kailangan mo rin itabi or i-keep mabuti ang school records since high school. So, since high school and then college, unang kailangan, sa high school ay hinihingi ang certificate of grades. And then, yung college mo nga ay transfer records. Sa nangyari sa amin, hindi na hininga ng IELTS and ECA, yung kinukuha sa West, yung husband ko. Ako na lang as principal applicant, yung hiningan ng IELTS and then ECA, yan. So, si husband, ano na lang siya, COE and then school records. Kung nangyari pa sa amin, ay nawala na yung diploma ng aking husband, pero
ginawa ay bumalik pa sa school. Nag-utos kami sa Pilipinas na nakisuyo kami na kumuha ng certification na nag-aral ka or nag-aral ang iyong asawa sa Pilipinas doon sa school na yon. Okay? And then, July, officially natapos na ang aming requirements. And then, August, na-receive na namin ang we are now approved as a permanent resident visa sa Canada at nakuha namin ang ECOPR. So, pag nakuha mo na, nag-email sa'yo yung ECOPR. Bago makuha yun, mag-email sa'yo si IRCC. Ipapa-upload niya sa'yo yung Canadian passport ID picture mo. So, merong instruction doon. So, sagutin mo lang yon. And then, voila! Yun na, approved na yon. Then, pag may ECOPR ka na, ay pupunta ka na sa Canada service. Yon. Tapos, pupunta ka sa office, and then, magpa-picture na, ay hindi na magpa-picture. Kailangan mo na lang, may fill up ka lang doon, ibibigay mo yung ECOPR mo, and then, pupunta na sa'yo, or isa-send na sa'yo yung card mo. Pwede yung gawing online, pero mas mabilis, pumunta ka na doon, in person. Okay? So, mula nung dumating, ang aming invitation to apply, it was February, March, April, May, June, July, August. 7 months. Nagtagal lang yon sa police clearance. Pero kung nakuha agad yung police clearance na wala kaming pinuntahan na ibang bansa, ano na yon? Mga kaya siguro 3 months or 4 months. Pero yun pala, going back, dun sa police clearance, hindi ka pwedeng kumuha na ngayon. Kasi di ba galing ka na ngayon, kunwari nagpunta ka ng Japan, plano mo in 10 years pupunta ka ng Canada. Hindi pa rin siya valid. Gusto nila yung time na kumuha ka, natanggap ka, o nagkaroon sila ng application to apply, tsaka ka palang kukuha ng police clearance. So, syempre, pinaka-latest yung gusto nilang malaman. Okay? So, if you find this helpful for you, or meron kang kaibigan, may kamag-anak ka, may isang Maritess, o may isa kang kaibigan na naghihintay or gustong malaman kung paano at ang processing ng permanent resident dito sa Canada. So, please do like and subscribe and share this video. Okay? So, kung gusto mong maging mayaman, ay start mo na mag-isip at mag-act na parang mayaman. At lahat ng tao na para makapunta ka sa goal na yun ay bibigay ni Universe sa'yo. Okay? So, ito na yun. So, see you here in Canada! Have a great day! Thank you!